mama ko, magpa-check up lang daw po kami. Kasi ma, mabilis po akong mahimatay. So, konti takbo, konti hinga, yung hihimatay na po ako. Yung nagpa-check up lang po kami sa PGH, nalaman po namin na meron po akong RHD. At sabi sa amin ng doktor, kailangan na po i-admit ni Terence kasi po, malala na po siya. Kailangan na po operahan. Siyempre ako po, dahil sa edad ng yun, kinakabahan po kasi ayaw ko po magpa-opera kasi bata po po ako. Then nasabi po sa amin, nanay, pag hindi po natin minadali operation ni Terence, 1 to 2 months po, pwede pong bawian ang buhay si Terence. Siyempre sa akin po, napakasakit po noon kasi hindi po, parang hindi ko na magagawa yung mga gawain ko. Bali college po ako noong first year college, nagamit ko po yung scholarship ng AIM Global, salamat po. Then second year college, 2 year course lang po yung kinuha ko. Doon na po ako sobrang lumala kasi po, hindi ko na po kayang tumayo, hinihingal na po ako. Yung buhok ko po naglalagas na, papasa-pasa. At grabe talagang umabot po kami ng 1 month sa ospital. Doon po ang sabi ng doktor, kailangan ko daw itong operahan at kailangan po namin ng 300,000. Siyempre kami po, pamili nga po ng gamot, walang-wala po kami noon. Ang sabi ng doktor, gawan mo po ng paraan, punta po kayo sa PCSO, labi po kayo sa mga mayor nyo, para po mabigyan nyo ng operation si Terence. Tatlo po kami noon. Bali, na-pendrive po kami, lahat po kami may sakit sa heart. Then yung nasa kama po, una po silang nagkaroon ng 300,000. Sa operation niya po, sa kalagitan ng operation niya po, sumuko po yung katawan niya. So lalaki po yun, wala na po siya. Sa kanya po naman po, babae po siya. May sakit naman din po siya sa baran, inoperahan, sa awan ng Diyos na kaligtas. Pero after 2 days, nalaman po namin na habang nilisusugat niya, doon po siya inatake. So, wala na rin po siya. So ako, natakot po ako. Sabi ko, sana hindi na lang po kami magkaroon ng 300,000. Kasi ayaw ko po magpa-opera. Kasi feeling ko po, pag nagpa-opera ako, mamamatay ako. Then syempre, 18 years old po ako noon. Sabi ko, ma, umuwi na lang tayo. Doon na lang ako sa bahay. Kasi yung 2 months ko, pag nandito ako sa hospital, feeling ko, mapapadali. Kasi maya-maya po may namamatay. Ngayon, sobrang parang nagalit po sa amin ang doktor na hindi po pwede kasi kailangan po opera ni Terence. Ngayon po, iyak po ako ng iyak doon. Sabi ko, ma, uwi na tayo. Mas gusto ko sa bahay. Gusto ko kasama si Papa, mga kapatid ko. And binigyan po kami ng waiver ng doktor na yon. Sabi niya, kung lumabas na po kayo ng hospital at may nangyari po kay Terence, wala po kami pananagutan. Pinirmahan ko po yun kasi gusto ko na po umuwi. Then pag uwi ko po sa bahay, grabe po yung itsura ko, sobrang payat ko po, maglalagas yung boko, ang dami ko pong pasa. Hirap na po ako maglakad doon, guys. Sino nang dumating ako sa bahay, hindi na po ako tumatayo. Naka-diaper na po ako noon. Yung mga kapatid ko po, nagsisilayuan po sila. Sabi ko, dapat pala hindi na lang ako umuwi. Kasi lumalayo sila. Ayoko umiyak ang pangit kapag umiyak. Sabi ko, ma, bakit tumalayo sila kuya, sila ate? Ayan na. Lumalayo po sila kasi pag lumalayo po sila, nakikita po nila ako. Yung makeup ko, mahal. Sabi po ni mama kasi ayaw nilang nakikita ka na hirapan, ayaw nilang ganyan ang itsura mo. Pag lumapit sila, maiiyak sila, pati ikaw iiyak ka na rin. Grabe. Kasi yung gamot kong iniinom ko noon, 17 everyday, 7 sa umaga, 3 sa gabi,
alam ko hindi na po ako nakakapayo. Then may mga tumalo sa akin, mga classmate ko. At may nag-picture selfie po kami, nakita nyo kanina, nag-trending po yun sa FB. May nag-trending po yun sa FB, araw-araw na po may dumadalaw sa akin. Na parang tipong mamamatay na ako anytime. Nag-trending po yun, talaga yung mga classmate ko, may dala po silang mga barya. Sabi ko, saan galing yung mga barya nyo? Kuha daw po na rin sa school na pinanggalingan namin ng high school. Ang naalala ko po, pag ganun, abuli na po yun. Pero buhay po po ako, meron na po mga barya-barya. Then meron po ako isang classmate na sabi niya, Terence, itake mo ito. Ang talaga lang po na una-una ng picture, sabi ko, paano ko ititake yung picture? Meron po nakalagay ito ng C24/7. At ang pangalan na po is Michelle Barbado, classmate ko po siya. Sabi niya, i-share mo, i-ano mo to, itake mo to. Nasabi ko, wala ko yung pera, magkano yung 1,320. Then, siyempre, kinapukasan ko, dala na po siyang tita niya. Yung si Upline Paolo Gagabaldo po. Ang sabi niya po, Teres, ito i-take mo, hindi na po picture yung dala niya, isang box na po. I-take mo to, libre to. Paunang tigil ko sa'yo, libre to. Then, tinake ko po yun, 30 pieces po yun. Tinake ko po na sabi niya, i-price ko daw po. Pero, once or twice ko lang po yung tinake. Every day. Makalipas pa lang pong isang linggo, lumalakas na po akong kumain, bumabalik na po yung lakas ko, nawawala na po yung panas ko. Then, ang sa akin po, sabi ko na, bumili na tayo ng C24/7 kasi maganda sa pakiramdam ko. Malimitin ko po alam yun, ang sabi pa lang na po sa akin is, inamin ko doon po walang laman ng sigmura, walang laman, walang kain. Then, tinig ko po ng tuloy-tuloy yun, yung second box po, hindi na po pwedeng libre. Bali, yung papa ko po, tricycle driver po siya, ginawa niya po lahat. Talagang, nagganap po siya ng pera, kasi mama ko po todo alaga, nagtitinda na lang po siya ng umagahan, pero kulang pa din po. Hanggang sa pinunang po ni papa yun, ilang box po na-take ko, mga tatlong box pa lang po ang na-take ko. Talagang gumagabi pa ang ramdam ko, pumalik po yung buho ko, kasi hindi ko na po sinusuka yung buho ko eh. Then simula po noon, sabi ko, ma, pumalik tayo sa doktor ko, pa-check up tayo. Nagpa-check up po kami, nagulat po yung doktor, ipakiba na daw po yung itsura ko. Doon ko po napatunayan na nakakaganda po pala talaga ang C24/7. Para lang po bumaling ako. Ngayon nakakagulat, nandito po ako sa harapan niya, talagang nakakagulat. Kasi sabi ko ng doktor, 1 to 2 months, pero 2018 na ngayon, buhay pa din po ako. So maraming salamat po. Unang-una sa Panginoon, kasi alam ko po, may plano po siya. Lahat po na nangyayari sa buhay natin ay may purpose. Lahat po na nangyayari sa ating pangat ay may magandang dahilan. Global, dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para tumayo dito sa harapan ng maraming tao, para ma-inspire, para malaman nila kung gano'ng kagaling ang product na C24/7. Alam ko, darating ng araw na yung C24/7 ay magiging alamat. Magiging alamat. Then maraming salamat sa kuya ko kasi kung di dahil sa kanya, Kuya, Kuya JC ko po. Bali, yung mga panahon gumaling po ako, nung dinala po ako sa bahay, siya po yung napupunan ng mga gamot ko, pero kumapit po siya sa patalin. Kumapit po siya sa patalin eh. Kaya nahuli po siya. Ngayon po na sa tulungan po yung kuya ko. Pero masaya ako kasi okay naman yung kuya ko doon at alam kong makakalabas din po siya. Maraming salamat po. Unang-una sa TGII team. Thank you God, sa Layan. Thank you po. Thank you po sa suporta. Sa ama ng TGII team, at Nestor Gonzaga. At Tess Gonzaga. Thank you po. Sa head po ng 1 trillion. Abdun. Abdun Kapwang.
Regina Kapwang, maraming salamat po. Yung sa picture po, binahat po kami ni Abjun noon, ilang bahay na po. Pero hindi pa rin po kami nagkaroon ng leptospirosis kasi nagsisi 24/7 po kami. Thank you po kay Upline Pao. Upline, hindi kita iiwan. Basta wag mo lang ka nang iiwan. I love you. Sa pamilya, family Pagabanto, Mami La, Daddy Lo, thank you po sa suporta. Sa Crossliner family, thank you po. Sa BCO Bacaol, Tita Vicky, Kuya Mark, maraming salamat po sa suporta ng buong team namin sa TGI 18. Thank you po. Ma, pa, nandiyan po sila sa gilid. Ginagawa ko ito para po sa inyo, hindi lang po para sa akin. Maraming salamat po. Hindi man ako nakatapos, hindi man ako maging magaling sa school. Pero sinisigurado ko sa inyo, sa AIM Global, maibibigay ko lahat ng gusto nyo. Sa kuya ko negative, dati, Kuya Jane, hataw tayo. Sabon. At sa boyfriend ko, thank you. Kapag supportive, maghanap po kayo ng taong sa suporta sa inyo. Thank you po sa mga, thank you po sa lahat ng mayari ng AIM Global, Dr. Ed. Wala pa po kayong picture. Kayo na po yung picture sa akin. Thank you po. Thank you po sa'yo. Nalala ko ng February. Nagpalaro ka. Kasi naman yung may birthday ng February, bibigyan mo ng 1K. Tuwa-tuwa pa ako na kasi wala pa akong kain. Pinasayaw po nila kami. Thank you po. At syempre, sa mentor ng mentor, kay Francis Miguel, na pinakagwapo. Thank you po sa walang sawa support. Dahil nagagamit po namin yung camp resort niya sa Kikin Kagulakan. Maraming salamat po, Sir, sa Angelic Team, Jorge Rosales, mga marketing sa SB, maraming maraming salamat po. Sabi pala nila maglakad na kami. thank you po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po. Hindi po talaga ako umiyak masyado kasi mahal po yung make-up. Time na pala yung nakalagay, so maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa mama ko, sa papa ko. Kundi dahil sa kanila, wala po ako ngayon sa harapan nyo. Maraming maraming salamat po sa Panginoon dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang buhay. Dahil alam ko po na may plano ang Diyos sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. Huwag po tayong makakalimot magdasal araw-araw. Sa mga nag-a-advise, maraming maraming salamat po. Francis Cabuang, Mike Bravo,